May tatanong lang ako sa inyo. At oo lang ang isasagot nyo. Pwede ko bang ipagyabang yung basketball skills ko? Oh! Ayoko sana eh, pero gusto nyo eh. Kaya dahil dyan, sa lugar namin pagdating sa basketball, tinatawag nila akong Raisa. May Dison cause they look up to my slam dunks at pag nag-crossover ako, lahat ng bantay ko napapachacha. Kaya kung haamunin mo ko ng one-on-one mamayang umaga, puyat ako kaya hindi pwede. Kasi nung huling naglaro ako ng puyat, nakatulog ako sa ere. At nung huling laban ko, maraming nagsabi na trying hard daw ako mag-Ingles. But still, I spit with confidence. At kung ididis mo ako tungkol doon, I'll just accept that as a compliment. At dahil sinabi mo nung ahon por na kaya mong mag-rap ng Tagalog at Ingles, well, bitch, you better be ready to suffer the consequence. Dahil kaya kitang paslangin sa Tagalog and I can kill you in English conference. Yeah! You guys wanna hear me spit some English shit? Yeah. I'm cool with that. Now listen here, you Mr. Ass stupid bitch. Oh. I'm a half human, half beast. Like my name is Inuyasha, but you can call me Killjoy the way I kill your laughter. My bars burn like Usher and that's the reason why Alicia Keys is on fire. Yeah. Pero konting English lang kasi pag mahaba, di ko kaya. At kung bakit ganyang kalaki ang ilong mo, hindi na kami magtataka. Kasi pinapangulangot mo, hinlalaki. Sa paa. Pero mamaya na yung patawa. Di ba sabi mo kay Mot, ituring nyo ako na OG. Yung bangkay mo kakatayin ko. Mas masaya kapag gory. Lo. Yun na ba yung ideyang nagmula sa umilaw mong bumbilya? Eh kaya lang naman to nagpapakagory. Kasi mukha siyang gorilya. Horrorcore, horrorcore, urur. Hindi mo ba pansin, hindi na nila nagugustuhan yung mga piyesang hinain mo. Parang pinagluto mo lang ng dinuguan yung iglesyang si Rapido. Pero kung gusto mo ng madugong eksena, ngayong gabi I am the beast. Pero hindi to Calvin na Bueba, kundi isang animal na tanging matalas ng ngipin ang gamit sa gera. Ako'y sasakmal sa kanyang Adams at dadanak ang dugong isang katerba matapos kong kumagat sa apple. Tulad ng unang kasalanan ni Eva, real shit, wala kang kwenta. Tulad nung laban mo kay Romano, all three rounds, wala kang punchline na panggising. Kaya buong gubat inantok, ikaw yung kamao ng uprising na walang dalang suntok. Tapos gumagun bars ka pa, pero lahat naman ng tira mo, support ako, gun bars ko, parang basang kilikili ng Arabo. Sobrang nasty ng putok. Kasi kung di mo alam, may teamwork kami nitong ginagamit kong baril. Pangalan niya ay Billy, forward ng beerman ngayong 2018. Numerong dos, iguguhit sa iyong dibdib gamit isang mahabang magazine. Pagka-click-clack, sabay brrrr, ganun kami ni Billy, mamaril. Pistolero, tama. Sana handa ka sa ibibigay kong amat. Sa palitan natin ng suntok, siguradong bungo mo yung mababasag. Karangalan sa akin ang makalaban ka. At nais kong magpasalamat, kaya lalagyan ko yung mukha mo ng crack at susundan ng black eye bilang pasa-salamat! Pag-usapan natin yung 2x2. Talakayin natin ang mabilis. Kung inyong na-miss, yun ay Eastern Conference Finals noong 2006, Detroit Pistons versus Miami Heat. Dahil naging Shaq at Wade, si Price at Chris, at kayo'y naging Rashid at Tayshan. Dahil Wallace sa kapalaran mong manalo kasama ni Prince. Yung mga di nakagets, mukhang di talaga ay nanonood ng NBA, pero... Di ba binunutan ka no ng Chris? Dahilan upang ang paa mo'y maging pantay. At mismong dito sa B-side na himlay, ang malamig mong bangkay ngayon bumangon parang si Zaytot naging zombie. Ito ba ang ganti ng patay? Pwesto ko si Daniel Dixon ng Walking Dead. Kasi papatay lang ako ng matagal ng patay. Kaya wala akong pake kung pistolero ka. Cause there ain't nobody can shoot around like me tulad ni Jordan nung 90s. Pero tawagin mo kong dead shot. Cause every target that I see, binibigyan ko ng headshot na parang ID. Nobody, headshot, ID. Pumasok ba sa inyong kamalayan na ngayong gabi, pugot na ulo niya ang aking inilalarawan? Yeah. At speaking of MJ, may signature move si MJ at kung paano ka ginawa ng tatay mo na mapagdudugtong ko. At sasabihin kong to, huwag sanang sasama ang loob mo. Pero yung airpods mo, naging Michael Jordan sa free throw line. Dahil nakapikit niyang tinira ng todo. Yung nanay mong kasing pangit ni Dikembe Mutombo. Ay ba tayo, tol? Kamukha mo si Buso Sima ng Bloody Roar.
pagkatapos niyang mag-transform. Eksaktong chameleon ka nga, kasi masyado kang mapagbalat kayo. Dinidis mo pa si Don B na may ghostwriter. E pareho lang naman kayo. Yung division nyo, naging team ng Rionan. At naka-jersey number 7, yung Sac Maestro. Ah, kaya pala Fukuda, kasi may tira lang to kapag pinapasahan ni Sendo. Paboritong tuta ka lang ng maestro. Kaya hindi kita bibigyan kahit konting respect. Ito'y animal cruelty. Dahil lalapas tanganin ko tong teacher's pet. Hindi ba South Dogs ka? Pwes ang ahon, ikaw ang food trip ko sa ahon 8 dahil hindi mo na-detect na ito'y Yulin's Festival at ikaw ang dog meat na hinain sa akin ng incheck. At yung break na hinihintay mo na ibibigay sa'yo ng incheck mong amo, ito na lang. Ito na lang ang masasabi ko. Mamamatay ka, kakahintay sa kanya. Ikaw yung kawawang asong si Hachiko. At kay Surgenyo, ang sabi mo. Tama ba, Hachiko? Di ko alam siya. At kay Surgenyo, ang sabi mo, yung kahul ko, lisensyado. Pwes para sabihin ko sa'yo, yung ubo ko, rehistrado. Yung kahul mo, lisensyado, ano yun? Pag kumahul ka ng madaling araw, walang pwedeng magreklamo. Ha? At meron pa tong sinabi nung pakusganay, talagang naiyak ako. Sabi niya sa kalaban niya, oh, musmus ka pa lang sa kalaban mo, dosage, kasi nga, dos anyos ka lang. Dos anyos. Alam mo, sino kang malupit mag-wordplay? Sige nga, kung dos anyos yung dosage, ilang anyos na yung sausage? At pagdating sa pagsusulat, yung punchlines mo, kalat-kalat. Huwag kang gawin yan. Yung punchlines mo, kalat-kalat. Sa battle, dyan ka nagkulang. Ako yung punchlines ko, back-to-back. Parang wrestling lang sa lagubang. In-English niya ako, di ba? In-English mo ako, na-trying hard ako mag-English. Well, guess what? You're right. Pero pansin nyo ba, na yung venue may aircon, pero yung katawan mo mainit kasi ako si Arsenal the Rebel, sunog ka sa akin every minute. My shit is real, my shit is raw, my shit is authentic. You can't spell bars without putting BR in it. Get it? Tanginan to, God. Yo, 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 yo. Patrick Jefferson, yung husband. Bibigyan kita ng trivia. Bibigyan kita ng trivia. Dalawang klase lang babae sa mundo. Yung una, takot sa'yo. Yung pangalawa, hindi ka pa nakikita. Tandaan mo yan, ha? Tapos sasabihin mong gwapo ka pa, putan, tigas ng muka. Buti pa silong. Silong, kahit pangit, at least may hiya. Eh, ikaw, wala. Kaya sobrang pangit nito, eh. Wala pang napasok na pusi yung edits niya. Para siyang hometown ni Iverson. Kasi sobrang virgin niya. Di niya na-gets, taga-Virginia si Iverson eh. Pero tangina, nung laban ni Sinyo, naglugay pa to, tapos straight yung buhok. Akala ko si Rambo. Si Rambuhok. Yo, at kahit gano'ng mang katigas ang iyong kamao, hindi mo mababasag ang aking bao. Dahil ako yung batang may matigas na bungo. Sobrang kulit na pagkamala nilang mata ng bagyo ang aking puyo. Mapagpasensya pero nasa loob ang kulo. Kapag nag-init, pati basang sirena magiging tuyo. Berso ko'y nag-apoy at di mo kayang patayin. Kahit na mag-gang si Lil Wayne, ang fireman, kapitenyong musika ang anting-anteng Tech 9 Bullets. Nginungoy ako parang Eminem and Jewel. Lose yourself sa aking mga bara. Sarili ay di mo makikita. Ilala, pati ang dating daan ay hindi mo maaalala. At ikaw ay maliligaw parang si Jow na nawala ng mapa. Kalakasan to ni Black Mamba. Subukan mong sumabay, may foul pang baboy ka lang at may foul pang kasama. Kaya't kung baboyan ang laban, bitin ka sa baraha. Kasi mas baboy pa ako sa lihim ni Ana Sandra. Ba't kung may ganyan-ganyan ka, nangangati pa yung palad mo? Kasi nagjakul ka kanina, tas dyan mo pinutok. Sagot! Magsusumbong pa daw sa tatay to. Ina, huwag mong hintayin tawagin ko nanay ko. Kasi tol, yung tatay at nanay, yung tatay mo tsaka nanay ko, may relasyon sila dati. Hindi, kasi matagal na itang inahanap ko yung nawawalang kapatid ko sa labas na hindi pwedeng ipasok sa loob. Kaya... At tangina mo, pati kayo,
Hinusgahan niyo pagre-rebelde ko, kaya gagamitin ko ang pagkakataong to para magpaliwanag sa inyo. Tutulang magulang ko sa pagra-rap, pero naging pasaway ako. Tumatakas pa nga ako noon para makapunta sa hip-hop nights at makatungtong sa open mic para lang mapakinggan ang boses ko. Musika ang aking rebelyon. Marami mang naging hadlang, ito'y pinaglaban ko. At nung natanggap na yun ng mga magulang ko, dun palang panalo na ako. At sinasabi ko sa inyo to, hindi masamang maging rebelde basta nasa tama ang puso't isip nyo. Kasi kung di pa kayo nagre-rebelde, wala pa kayong pinaglalaban para sa sarili nyo. Time! Flip Top Sony! Alam nyo bang kay Ponger nagsimula yung hashtag Pogi Problems, mga repa? Ang kaso, pumangit siya at na-stress dahil sa dami ng problema. Sobrang layo ng aking dinayo. Sakay ng jeep, bus at eroplano. Nag-inom pa tayo kagabi kaya medyo puyat pa ako. Pero batak ako ngayon kaya walang problema. Let's play. Sa larong to, I use stone to harden my defense. Kaya walang sinabi ang malalambot mong gameplay. Kaya di mo ko kayang durugin kahit may home court advantage ka. Let's say na ako si Penny ng Orlando Magics. Because I'm always hard away. Kaya di mo ko madudurog kahit lakasan mo ang pukpok. Habang sa punchlines ko'y sunog ka at bugbog. Tila pinaulanan ka ni Nats, watre ka ng suntok. Kaya knockout tong si Punggok. Di na makakalaban pang muli. Baldadong uuwi at iiyak at magmumukmok. Let's get straight to the point. Diretso ka na sa iyong pagriritiro dahil ang karir mo ilalagyan ko ng tuldok. At pagkatapos ng laban na to'y mananatiling buhay ang pisikal mong katawan at titibok pa rin ang puso mo't pulso. Mananatili ding maayos ang laman, dugo mo at buto. Dahil espiritual na pagpaslang ang gagawin ko sa lukulukong to. Supernatural style, kaluluwa mo'y tatanggalin ko at dadalin ko sa kabilang mundo hanggang sa magparamdam siya sa'yo at nang maramdaman mo kung paano matakot sa sarili mong multo. Andiyan na siya! Yan! Sa sobrang lil niyan, bagay siya sa gawin bulilit. Pero kahit daw pandak yung karangalan sa damakmak, kasi nag-champion sa flip it, pwes di mo pwedeng ipagmalaki yun sakin. Dahil kahit si Enigma na insulto sa patimpalak na yon at nabwisit, kaya't kampiyon ka nga, pero para ka lang Miami Heat. Kasi sa sobrang baba mo, di ka man lang umabot ng 3-peat. Pandak! Ay, hindi pala, konti lang. Ang baba mo, pati ang iyong level, tol. Ang katumbas ko ay 10 beses ng iyong senpai at mentor. Dahil ang level ko'y kasing taas ng hang time ni Michael Jordan. Habang ang level mo'y kasing taas lang ng hairline ni LeBron. Oh, tungkol sa basketball, para astig. Kasi sa sports, walang tsamba. Pero may nag-iisang tanga. Nung katagato, inamo niya ng basketball yung bayag ni Damsa. Pinagsapatos pa niya talaga. Kaya kamusta, Mr. Tantalizing Eyes Randy Lil dyan, Santiago? Gabi ginaganap lahat ng battle pero laging naka-sandglass si Gago. Pwes hindi yan sapat na pananggalang sa ibibigay ko sa iyong eye damage. Dahil kukunin ko ang eyes mo at ilalagay ko sa timbang puno ng tubig upang magamit pag may nag-nominate sa akin sa Ice Bucket Challenge. At di ako mahilig sa gun bars. Pero 3:45 ang katumbas ng aking lyricismo. At bilang timekeeper Enigma, alam mo nang ang timeline niya'y nasa peligro. Dahil sa oras na iputok ko tong 3:45 sa kanyang sintido, bang, bang, bang! Siguradong flatline, tutulad ng orasang sumapit ng alas 3:45! Ganun ako, 3:45, alas 3:45. Pansin niyo kung paano ko siya tinodas? Pinatunayan ko lang na ang paggamit ko sa barel ay iniralagay ko sa oras. At speaking of oras, time. Para lang ako nag-practice kasi yung bars mo, di ko maramdaman, pare. Enigma, grain of salt 8 pa rin ba? Kasi parang wala namang battle na nangyayari. Yung rap skills mo kasi, pang beginner. Oo, gago, pang grade 1. Kaya mas batikan pa sa'yo yung mga asong Dalmatian. Kaya hindi ka dapat talaga surhenyo. Dapat nagpulis ka na lang. Surhento. O kaya magtinda ka ng sorbetes, tutal mukha kang sorbitero. At meron akong kwento. Dati siyang taga Cavite na ngayon nakatira sa Baguio. Batanggenyo daw na may sangge rene at may dugong Ilocano. Talaga? Eh ba't mukha kang incheck? Ah, kaya naman pala. Gustong sakupin lahat ng lupa natin, palibhasa, taga China. Pwes papakainin kita ng lupa na may nakatanim na puno.
Meron kang chance makapili ng kalaban pero nagkamali ka ng tinuro kasi singbagsik ako ni Banong at di mo ko kayang hulihin parang mahi ka ni Jeffrey Tam sa Baraha. Kaya kahit Chinese ka pa, hindi mo ko mamamafia. At nga pala, first name niya Mark. Kapangalan niya yung PBA superstar. Kaya kangkong ka sa akin all 3 rounds. Pero wag sanang ma-offend ang Hinebra fans kasi kumbaga sa AK, kumakasa. Pero wala tong ibinuga from the start. Laos na kagiwa, walang spark ang 47 nitong si Mark. Pero di ako dalubhasa sa barel. Kaya nagdala ako ng punyal na gusto kong makilala mo. Ito'y tunog instrumental ni Apo Lerma sa tuwing ikinakaskas ko. Talim nito, back to back tulad ni Batas. At mas matalas pato kay Goryo. 4 na beses tong sasayad sa dibdib mo. Kaya sigurado, magkakaroon ka ng 4 na guhit sa dibdib na parang logo ng ilustrado. Basic English Bars Mix. Basic English Bars Mix. Huwag mo nga akong takutin, kasi alam ko ang katotohanan. Isa kang batang mapagmahal sa kabila ng boses mong brutal. Araw-araw, eksena sa bahay nila, oh, Mama, gumising ka na, handa na yung alinsan! Ba't kasi ang boses mo garalgal? Ba't kasi ang boses mo garalgal? Ano bang problema? Meron ka bang plema? Kung si Lanseta, parang nakalunok ng vibrator na naka-on. Ikaw, parang nalunok mo si Lanseta. Pero walang talim yung mga letra. Hindi tulad sa akin na laging pamugot. Oo, tama ka. Tinutulugan nila ako lagi. Sila yung mga bata sa ilalim ng kumot. Mas kung tutulad ka sa kanila, ako'y magpapaka Freddy Krueger. Sige, subukan mong matulog. Ito'y magiging 2002 na Rico yan. Mamamatay to sa bangungot! At mapit na magic na yon. Siya'y biglang nawala sa mundo. Sinabi ko na dati na ako'y sasali ng sasali hanggang sa masuot ko na ang crown. Ikaw, sumali ka lang ulit para magsilbi na bonus round. Oh! Ano pa na pata na medyo fighter natin? Magsilbi na bonus round. Sa lahat ng nag-horror core sa liga, boses mo lang yung hindi nakakatakot, tol. Siguro yung nalunok mong vibrator, hindi naka-on. Kasi tama nga sila, kaboses mo si Vendetta. Naalala ko tuloy yung Stupid Love. Yung verse niya, ganito yun eh. Tumingin sa salamin, dalawa ang paningin. Masakit palang maging what? Duling. Lahat na lang nang makita mo, kakambal, di ka ba nahihirapan yan, boss? Sali ka lang sali sa isa buhay, pero paningin mo pang dos por dos. Kaya nga nagsalamin ka na lang, di ba, para di halata. Pero sa lahat ng naka-nerd glass, ikaw lang yung hindi seductive. Wala akong makitang karisma, pero walang pinipili itong si Billy. Kahit pangit nilalandi niya, magmumukhang facial sa porno. Kapag nag-spray, ako ng isang magazine sa salamin niya, anigma, kasi yung gunshot, magmumukhang camshot sa nerd glass ni Mia Khalifa. At anigma, ang tagal kong naghintay para may makalabang veterano. Pero mukhang kailangan ko pa rin maghintay. Kasi paano ito magiging veterano kung sa isang aspeto ito ay sablay? Sa karagatan ng ligang to, paano ka makakasurvive eh sa tuwing nagchochok, nalulunod ka? Kasi di mo man lang kayang mag-freestyle. Pero seryoso, may bago ka daw car. Ako din naman, dumadagundong pa yung gusina. At kung usapang car at car lang din naman, yung mga napuntahan mo nakasulat lang sa kapirasong papel. Yung sa akin nasa malaking kartulina. Patunay lang yan na ang iyong car supot pa habang yung aking kartulina. Mel Christ. Shout out si Mel Christ. Ang ina, mukha kang tomboy na napabayaan sa kusina. Yung estilo mo pampalengke parang Mr. Nicorina. Pero seryoso, ito'y gabi ng lagim na sa'yo'y palagim ng palagim, mistulang. Nahulog ka sa bangin na palalim ng palalim, saksak sa leeg, pulso at dibdib ang ako'y iyong harapin dahil ako ay patalim na patalim ng patalim. At magmamagic lang ulit ako bago matapos itong round 2. Tingnan nito ah. Look, Chris Delano, it's a magical pack you, but this time it's times 2. Palawapan at Chris Delano, pahingan natin o. Ayon sa Republic Act negative 2.6. Ayon sa Republic Act negative 2.6, ang frustrated homicide ay isang bobong nilalang na bunga ng pagtatalik ni Norman Black at Whitney Tyson. So,
Sobrang itim mo, akala ko ikaw ay kapatid ni Saito. Sobrang astang Salonga, pero para sa akin ikaw ay Dehins Asyong, kasi mas pusi ka pa sa Salonga na dating Miss Saigon. Kasi yung takot niya na akala niyong wala kay 30 at Tipsy naron. Plano nila ng Team CB sa 200k magtig 50. Nice Chong, kaso gumawa sila ng maduming taktik. Kunwari nakaw lyrics, ang bad nun, kasi kung lumaban kayo ng malinis, alam niyong Double D ang magiging champion. At yung estilo mo'y puro multi, galing ka sa tamod ng dick ni Marlon. Pero wala kang knockout power, parang fighting skills ni Baron. Kaya hahalik sa paa ko itong kalahating Team Iron. Kasi yung sinulat mo ng isang buwan, tatapakan ko lang na parang ako si Neil Armstrong. Ang aking arms, strong. Kaya delikad sa mga mata mo sa aking heavy punch. Pag binigyan kita ng deadly jab, matatanggalan ka ng eyeball parang si Petty Wap. Unang kaliwa, sabay kanan, hanggang sa matanggal ang mga mata mong taglay. Kaya kung tinanggal ka ni Denmark, tang ina mo, ibabalik kita sa pagiging blind. Pero may... Gusto mo mapakinggan yung pananahimik ko? Eto. Sa kabila ng masamang klima, nagpunta ako dito para pumunta at magbigay ng paint. Bakit ako nakakatawa eh. Basta pumunta ako dito para magbigay ng painful lines. Kasi ako'y parang si Bo Belga, talagang bumibenga. Rain or shine. Oh. Ramdam mo na ba ang kilabot? Di mo ako matatakasan kahit magjakul ka pa sa kwarto. At magtago ka sa iyong kumot. Dahil sa pinakamahimbing mong pagtulog, ako ang asungot na magbibigay sa iyo ng bangungot. Ako'y buhay na tanikala na mula pa sa masamang panaginip ni Freddy Krueger hinugot. At dahil Friday ngayon, 13 times kong lalagariin ang leeg mo gamit ang chainsaw ni Jason X hanggang sa ang ulo mo'y mapugot. Pero nagkamali ako dahil pasado alas 12 na. Kaya Sabado siya binawian ng buhay. Kaya idiretso nyo na ito sa kanyang hukay. Dahil tapos na ang Semana Santa, wala ka ng Linggo ng pagkabuhay. Ako isang mandirigmang tunay. Habang nagpapatawa ka lang sa gera, lahat ng MCs ngayon upgraded na. Ikaw na lang ang naiwan sa ilalim ng gradong 70. Bars at delivery mo, walang puwersa. Mga linya mo'y mas pirata pa kaysa sa flip-top DVD na nagkalat sa bangketa. Sa madaling salita, yung pagiging MC mo parang kanta lang ni Basilio. Walang kwenta. Mukha kang taong kuweba. Mula sa lahi ng mga pugita. Alam niyo yung pugita? No. Poging ita. Niga, ikaw ang may pinaka nakaka-stress na pagmumukha dito sa liga. Binigyan siya ng blind rhyme ng ka-blind date, pero natakot at hindi sa kanya nagpakita. Pero tama na ang biruan. Oras na para magseryoso ng wagas. Sa pangmumulestyang gagawin ko sa'yo, malamang habang buhay kang di makalabas. Dahil kung dinala ni Icarus si Rani Boy sa Bermuda Triangle, pues dadaling kita sa lugar kung saan pwede kitang gahasain ng marahas. Dahil ako ang bear, dugong manunumbong mo, lasa mundo ng mga praning at da, dalihin kita sa tatsulok ng damuhan, Bermuda Grass! Unang laban mo palang last battle na kaagad. Kasi dito sa isa buhay, ako ang huli mong kabanata. Jersey mo'y isasampay na sa itaas bilang isang alaala. Dahil sa pang-apat na Biyernes ng Pebrero, tol, katapusan mo'y nakatakda na. Kaya magre-retiro ka sa 24 na parang jersey ni Black Mamba. O para kang si Kobe kasi puro katira. Pagdating sa drugs, ikaw ay godlike. Kaya tignan nyo itsura. Ganito kamukha niya class nung wala pang love life. Pero kung si Aklas pag tumira, hindi natutulog kasi binabantayan sarili niya, pwes yun ay babalik na rin ko. Dahil pag ako tumira at di mo nabantayan, tutulugan mo yung sarili mo at ang ina mo. Sa lahat ng nakilala kong henyo, ikaw lang yung bobong walang tiwala sa sarili niya. Kaya nga yung sure mo walang i, di ba? Kasi hindi ka sure kung henyo ka. Alam niyo kung anong karime ng henyo ka? Di ko alam, basta eto ka. Kasi sabi mo kay Dasky, saksaking kaya kita ng lanseta, ewan ko kung hindi ka matipos. Kahit kakampi mo yung big three, I can kill you using Victus. Lanseta, Invictus. Inulit pa ni Mangmang. Tapos walang nag-react, kaya nasabi niya na lang, puta, mag-ingay naman kayo dyan! Nalilimos ka ng crowd reaction, palibhasa wala kang voice. Kung gusto mong mag-ingay sila dahil wala silang choice, palitan natin yung pangalan mo ng Make Some Noise!
Tapos madalas ka pang makalimot ng linya kasi sobrang hina ng ulo mo. Ikaw ay presong nakabartolina, nangangapa lang ng barato, sarili mong sulat, hindi mo alam. Kaya aking napagtanto na bilang isang Pinoy, henyo ka nga. Kasi di mo naman alam kung anong mga salita yung nasa ulo mo. 2018, pahinga natin batang rebeldo. Yo, check, okay ba? Yeah! King Plasma, para sa presyong nakapatong sa ulo mo, nilagay ko asa sa assassin mode ang aking pen game. Ito'y chessboard at wala kang tatakbuhan. Ngayong tayo ay nasa same lane, isang buwan, kitang tinrabaho. At ngayong gabi, ang aking payday at sa oras na makuha ko yung check, mate, mati ka na sa ating chess game. Kung wala kang dalang A-game, humanda kang masunog at maging abo tulad ng mga pakpak ni Icarus, magiging Ash. To kapag tinamaan ng kamao kong mas electrifying pa kay Pikachu. Pero alam nyo ba, pwede siyang maging creature sa Greek mythology tulad ni Icarus kasi isa kang baboy. Pag nagkaroon siya ng pakpak, ang tawag sa kanya, Pegasus. At una sa lahat, hindi bagay sa'yo yung pangalan mo. Saito? Bakit hindi na lang zombie? Kasi mukha kang bangkay na bumangon sa hukay para muling mamatay ngayong gabing to. At susunugin ko na yung katawan mo hanggang sa maging abo kung trip mo pa rin bumangon sa araw ng libing mo. Pero dahil kapwa tayo, Kabiteño, hahayaan kitang mabuhay. Pero puputulan kita ng dila para di ka na makapagrap at makagante. Tapos isa-isa kong bubunutin yung gininto ang ngipin mo para wala ka ng bagay na pwedeng ipagmalaki. Pero kung trip mo pa rin na makilala ng husto at maging headline, kailangan lang kitang pugutan at ipagtirik ng kandila. Tawagin mo kung mananabas dahil kinabukasan ikaw ang pugot na ulo ng balita. At para sa kalaman mo, hindi ako natatakot. Kahit marami kang kamag-anak na engkantong hinakot. Hindi mabisang pangontra para sa akin yung mga banat mong galis na kinamot at taing binalot. Pwede na akong manalamin sa sobrang kintab ng anit mong napapanot. Isa kang buraot na laging nakangiti kasi sa sobrang laki ng ngipin mo, hindi mo kayang sumimangot. Nagtanggal pa ng balanggot. Gusto pa yatang magpasiklab. Yun pala, ipapakita lang yung anit niyang makintab. Alam kong nakakaramdam ka na ng kilabot, pero bukod sa mga bara ko ay ang haba ng bawat rounds ko ang literal na dapat mong ikatakot. Dahil bawat bigkas ni Anigba ng 90 seconds kay Batang Rebelde ay isa't kalahating minutong lirikal na masaker at gulpi di gulat ang iyong inaabot. Kaya sigurado, napatay ka nilang makikita sa gitna ng entablado at ang mga lirikong dumurog sa butot laman mo ang makikitang sanhi kapag idinaan ka sa otopsiya ng mga hurado. Kaya imbis na magpanggap kang matibay, humanap ka nalang ng kakapitan. Yun lang ang nararapat. Dahil sa labang to, ikaw ay marupok na bahay kubo at ako'y hanging habagat. At kung nasa karagatan tayo ni Harlem, sa pangalan ko'y maglingkod ka lang dapat. Dahil ako'y batang hinete sa karagatan at ikaw ay kabayong dagat. Ganyan ako sumulat, kaya manalo matalo, they give me props. Dahil sa taglay kong galing. Sa'yo, wala kaming naibibigay na props. Doon ka mang hingi kay Tweng. Kasi kung di mo napansin, sa jokes mo, mag-isa ka lang natatawa. Pero yung bars niya mabigat. Sa sobrang bigat, kahit isa, wala siyang nadala. Tapos ang hilig mo pang mag-English, sinahamon mo ba ako, tangina mo ka? Yeah, listen. I'm a drop sa my English line, so you better listen, guys. Pussy, you're so lucky, it's already 2 minutes. Time, rules and regulation, bars, bitch! Dating finalist ka ng liga, o sa gabing to, laglag na po siya. Magiging 2017 na Kawhi Leonard to. Nang walang duda, dahil matapos butataen, magkakamalubhang injury lang naman po siya dito sa warrior na nananakit ng kalaro. Zaza Pachulia! May tulog sa akin tong puta. Mala Al James lang ang peg kasi pahinga ka muna ngayong gabi. Pag tinamaan ka nitong right and left police brutality, pwede kang tumakbo. Pero wala kang taka sa mga kamao kung mabangis at sa oras na mahuli kita, sigurado, you'll be under arrest. Yung etits niya daw 9 inches, mga bes. Pero hanggang ngayon si Bonjing takot pang magpatuli. Kaya hindi bagay ang uprising sa mga katulad mong dugyot. Mas bagay sa'yo Adidas, pero hindi yung damit o sapatos na sinusuot, kundi yung ADIDAS. Ako'y dapat iwasan dahil ako'y supot. Oh, supot, habang buhay ka ng virgin, nakakaawa ka, bro. Sobrang loser, pati si Mariang Palad ayaw sa'yo. Pero balita ko, may jowa na to. Pang Miss Universe daw yung beauty. Kaso nung nakita ko, napatawa ako ng malakas. Kaya pala pang Miss Universe eh. Puta, kamukha ni Aklas.
Kaya kung tingin mo makakaya mo ko, ikaw ay hangal at stupid. Daig mo pa ang nagbigte gamit ang bakal na lubid. Makasalan ang espada ka man, di mo ko kayang hiwain at saktan dahil ako'y banal na tubig. Kaya ang tsansang matalo mo ko'y paghahanap ng nawawalang karayom sa gitna ng masukal na bukid. Hindi ka marunong gumamit ng sabon at shampoo, kid. You stupid motherfucker. Takot kang pumasok sa bathroom at allergic ka sa water. Kaya kung di mo kilala ang salitang ligo, pues brutal kitang ipapakilala sa kanya using my intergalactical power. Pauulanan kita ng bulalakaw so you can meet your shower. At akala ko pinakamalaswa na yung nakita ko kay Harty. Hindi pa pala nung nakita ko si Husky. Pero ito ha, yung puwet niya tsaka pisngi mo, talagang magkapantay. Yung puwet niya tsaka pisngi mo, talagang magkapantay. Kaya pala siya naglabas ng Rino kasi nga, it's a tie. Kita mo, impromptu, kaya huwag mo sabihin nang galing ako sa Roto kasi galing ako sa Ropor. Ako ang pinakabobo sa liga kasi lagi lang akong round 1 ng tournament. Diba? Nagtataka nga ako, ba't di mo inanggel yun eh? Dapat inanggel mo yun para masaktan ako ng todo. Pero hindi mo ginawa, kaya ngayon, putang ina, didepress tuloy ako sa'yo, laki nang yung dodo. Ano ba to, kitchen? Pero bakit parang speaker? Di ba ang kitchen dapat nasa lababo? Kumapalakpak sila kahit kanina pa kita ginagago. Kasi alam mo, totoo, kinain mo yung nanay ko? Kaya palang baho mo. Subukan sa susunod na Sorry, mama. I love you, mama. Kaya sa mama ko. Yung mama ko, mahal na mahal ko noon. Lagi akong pinagtitimpla noon ng padede. Kaya hanggang ngayon, batang rebelde. Tinago sa akin ni Anigma yung oras. Kasi ayaw niyang tuluyan kang matodas. Ngayon, may mamamatay bukas pulaw. Sagot ko, sopas. Yeah. Time. Patong banat, batong rebelde. Seryoso, Chris. Buti ka pa. Gwapo at magaling. Hindi ka tulad ko. Sinungaling. May papost-post ka pa sa Facebook na batang rebelde, tangina pare, I hate you. Pasalamat ka, kundi dahil sa akin, wala ka dito, kaya you owe me a thank you. Pero kung tingin mo, tatalunin mo ko, tangina peck you. Yung pag-asa mong manalo, konti lang para taong ngayon sa venue. At kung marami kang bars, siguradong kupas ka sa akin, ungas. Sa sobrang dami kong bars, mas marami pa yon sa mga alak na hindi pwedeng ibenta bukas. At ito, hindi ako nawawala kasi nandito lang ako. Ipapakita ko sa'yo kung gano'n ako kaluko-luko. Pupunta ako sa bahay nyo. Makikicharge ako ng cellphone kahit di naman ako lobat. Tapos, titira ako doon ng mga 3 buwan at gagawin ko kain tulog na parang ako si Snorlax. Pero hindi kita mabibitin dahil kahit mapa-freestyle o written, talagang pumapatay itong rebelde. Kaya huwag kang umasa na ikaw ay makakaswerte. Kasi yung madaig mo tong ganitong estilo, yun ay imposibleng mangyari. Parang sinabi mo na rin na iboboto ni Aklas si Duterte. So, Adi, tama ka ba, Dang? Huwag kang tumawa at baka ikaw ay matanggalan ng bagang kapag sinapak kita, pero hindi ko yung gagawin kasi hindi ako katulad mo. Tangina, naiinggit ka yata nung nakasekso si G-Cloud. Nagsiselos ka ba, bro? Pwedeng mag-sex tayo, pero baka di kita mabuntes kasi baog ka. Hindi, tol, talaga ito, seryoso. Sa akin, kailangan mo mag-ingat. Dahil kahit hindi ka nakabinek, pag tinaga kita ng spada ni Boyle Test 5, magkakaroon ka ng bikat. Tawa kasi kayo ng tawa, kaya medyo nawawala ako, pero diretso pa rin, ako'y nandito at hindi pepreno kasi kahit ako ay lasing, hindi ka magaling, akala ko pa naman, prepared ka, yun ang sabi mo sa Facebook, pero hindi, para ka lang eng-eng. Alam mo pare, mukha kang nabangga ng tren-tren, pen-pen di Sara pen-pen, di Kuchilyo, di Alma Sen-sen. Kaya anigma, anigma, huwag mo nang hintayin ako'y mapaus pa. Savior,
time, tawagin mo yung maglilinis ng venue, pauwi na natin yung mga tao, total liquor ba naman, isarado na natin tong B-side, i-cancel mo na lahat ng battle para tapos na. At huwag ka sanang mabanas, pero hindi ka HD plasma dahil low definition ng materials na dinidisplay mo sa screen. That's why I hate this fucking bit, kaya razor blade sa iyong leeg. Yeah, I will cut that fucking neck hanggang sa matanggalan ka ng ulo at magmukha kang pare with a missing head ngayon HD na tong plasma dahil binigyan ko siya ng horrifying death. Pangit. Patotoo lang, nakakahawa ka. Sobrang lakas kasi nitong kumain. Sobrang niyang magana. Kaya tignan niyo pisingin niya. Magana. At ayaw sana pong pakialaman yung pagkain mo, pero sana intindihin mo. Kapag hindi ka tumigil sa kakakain, ikay magiging jubispo. Alam kong wala kang katungkulan sa simbahang katolika bilang ministro, pero pag di ka tumigil sa kakakain, ikaw ay magiging obispo. Kasi sobrang takaw nito. Alam niyo kung bakit wala nang kutsara sa bahay nila? Kasi nung nag-spoon feeding yung tatay niya, yung nanay niya pala, kinain niya pati yung kutsara nila. Nung nag-breastfeeding, kinain mo rin pati breast ng nanay mo. Tatawa-tawa ka pa kasi alam mong totoo ang itim ng batok mo. Kaya wag mo akong paandaran na kunwari kung sino kang siga dito. Pasalamat ka, hindi na ako naninigarilyo. Kasi kung naninigarilyo pa ako, hindi kita bibigyan. Kasi hindi ka naman manghihingi. Itong mga bara ko, hindi ko sinulat, pero pwede mong bayaran ng tingi. Alam ko, ikay naririnde kasi kanina pa sila tumitili, pero para yung kilikili mo maasim. Huwag mong sabihing hindi. Time na, putangin mo. Time pa, lupa. Kaya mababang uri ka lang ng halimaw, taguro. At di ako kikilabutan sa'yo, umabot ka man sa level ng pagiging class S. Dahil ako si Eugene na laging nagbubulakbol sa eskwela. I'm always cutting classes. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Wala akong napasigaw. Kasi hindi nyo na-gets. Ang sabi ko, ako si Eugene na laging nagbubulakbol sa eskwela kasi I'm always cutting class S. Oh, simula pa lang ng laban, tagilid ka na sa akin plus. Kasi I will multiply these bullets para masubtract ka sa division na kinabibilangan mo plus. Kaya ngayong gabi, X ka na. Base sa simbolo na plus, dahil alam naman nating nagiging X kapag tagilid na yung plus. Bars! At wala. At wala akong pake kung hindi nyo man nakuha. Hindi ako tulad ni Invictus na magbabato pa ng damit para lang may makakuha. Kasi ako, hindi ko pipiliting tangkilikin nyo ang aking wika dahil nandito ako para sa mga individual na bukas ang diwa. At balikan natin yung Ahon 6. Kung saan hindi umubrang yung pagiging horror core at malalim. Kasi binigyan ka niya ng big fish, pero hindi mo nagawang katayan bagkos nag-choke ka nung round 3. At naubusan ka ng hangin, palibasa di marunong mag-freestyle, kaya nalunod sa karagatan ni Harlem. Narinig nyo ba siyang mag-rebat? Narinig nyo na siyang mag-rebat? O diba, hindi pa? Patunay yan na marami ka pang kakulungan bilang MC. Ikaw nga tong sa delivery lang sumasandal palagi. Para ka lang, padalang kahon na ninakawan ng custom, pare. Kasi mabigat nga yung delivery, pero kulang naman yung laman ng bagahe. Ako, minsan lang mag-rebat, pero yung kalaban lumulubog sa kumunoy. Eto, minsan lang din mag-rebat. Puta, hindi pa tinuloy. Kaya huwag ka nang umasta na parang sobrang promo since day one. Bitch, sit down and be humble. Kung ayaw mong iparanas ko sa'yo yung promo nung day one at pabagsakin kita gamit ang limang kamao, uprising sa Royal Rumble! Alam niyo ba yung leching yan? Galit na galit sa mainstream, puta, ang daming reklamo. Sarap mong hampasin ng Glock, 9 times sa bunbunan hanggang sa maging sira. Luka tulad ni Lando kasi baliw ka na. Kaka-horrorcore, nagmumukha ka ng autistic. Ako kaya kitang patayin sa paraang realistic. Kasi ang buhay mo ay hiram. Langat di ka maliligtas anumang mukha ng pera ang meron ka. Kapag dumating na ang iyong oras at nandito lang ako, ang sinungaling mong kaibigan na bara-barang huhugot sa mga laman loob mo. Hanggang sa tuluyan niyang mapilas, Diyos ko po, ubus dugo, durug bungo, eksaktong 4:19, makikita niyo siyang patay. At ilang sandali lang ang lumipas, pare sukat na yung kabaong mo na ihihimlay ko sa ubasan ng stick figas. Glock 9 stick figas, mga kilala sa mainstream na tinatangkilik niyo, ngayon na nung pakiramdam plasma nang mamatay ka sa kamay ng mga kinamumuhian mo. Time, pogi ko. Tinira nyo na naman yung batang rebelde. Hindi nyo lang talaga kayang intindihin.
na pareho kayo ni Sinyo, mga senior citizen. Tapos, momolestyain mo yung girlfriend ko? Ulul, kaya ka po niyang bugbugin. Kasi yung kasintahan ko, teacher slash gangster, Goku Sen. At alam kong nirespeto mo ako bilang kalaban, dahil ilang buwan mo akong pinagpuyatan. Di mo ako in-underestimate and that's why I'm glad. Kaya kailangan kitang irespeto at labanan ka with all the bars that I have. At bilang sukli sa pagpupuyat mo sa akin, ipapakulam kita kay Kuya Aklas upang ang magkabilang mata mo ay magkaroon ng butas at may maglabasang insekto. Kaya congrats, meron ka ng eye bags. At speaking of mata, taglay ko ang killer eye. Kaya kahit anong gawin mo, kakabahan ka pa rin sa akin, loko-loko. Dahil sa oras na makipagtitigan ka sa akin, makakasaksi ka ng digmaan kung saan may nagsasaksakan at may umuulang palaso. Kaya kung napapitit ni Looney at Flick G yung bullseye at mata ng Illuminati, pwes ibahin niyo ako. Dahil nung nakipag eye to eye contact sa akin si Medusa, nalaglag ang kanyang panty at siya pa ang naging bato. Oh, ako'y aminado na pag ako'y bumatel, matumal ang crowd reaction. Pero di ibig sabihin na hindi ako hubog. Mga linya ko kasi may knockout power. Kaya pati yung crowd tulog. Isa buhay, ito'y aking kusina. Sa aking tagtaran, ikaw ay durog. At di ako magaling magluto ng laban. Kaya maiiwan kang sunog. Kaya luhod, dahil maghapon kang mahihirapan sa bawat hataw ng bara ko. Kaya kahit pasado alas 12 pa, hindi to madaling araw para sa'yo. Wawasakin kita buong araw pati buwan. Bibiyakin ko na parang wala akong pake. Kaya sirang-siray ang araw mo. Binigyan pa kita ng hating gabi. Pero teka muna pre, dalawa pala tattoo mo sa mukha sa malapitan ko lang napuna. Tangina mukha, may teardrop ka na, may booger drop ka pa. Taga Baguio ka nga kasi meron kang sundot gulangot. Nung Royal Rumble sa Aspakan, masyado kang nakakatakot kasi sabi niya, I will leave you guys breathless, your souls living your lives. Putang taray, nang hihiwalay ng kaluluwa. Ikaw pala yung tinutukoy ni Sinyong rapper na may super duper powers pa. Gusto ko magsimula ng magic trick bilang opener ng aking round 2. Kasi magicero talaga ako and that's true. Kamaw lang to, di ba? Tignan nyo mabuti, ha? Look, Chris Delano, it's a magical Pacquiao. Tornilo ko ay Wang Lu, ako'y Wang Bu. May ninja moves malaan bu. Pagkasaksak ko ng katana sa iyong dibdib, sabay 1-2. I spit flames na mananatiling permanente sa iyong balat tulad ng iyong tattoo na hindi mo kayang i-distinguish, Chris, dahil ito'y Amaterasu. Mas eksplosibo pa sa armada ni Karasu ang bawat punchlines na nasa loob ng aking utak. And that's why kung nasan ako'y nagkakaroon ng landslide at ako'y magiging mapanganib kahit ako'y maging bangkay, dahil sa araw na ako'y ilibeng, ako'y magiging landmine. Oh, pangit ka, pero kahit ganun, hindi ako sa'yo matatakot. Kanina pa nga kita gustong haklitin sa batok. Pasalamat ka, yung mga hunter hindi na nanakit ng hayop. Kasi ako si Gon, na anak ni Gene Freaks, at ngayon ang aking pamingwit ay nakadali ng big fish. Pero wala nang luto-luto. Kahit hilaw, sa akin ito'y kain. Katumbas lang nito'y sile, sibuya, suka, luya, paminta at asin. O, sa simple kong timpla, tila walang nakapansin na kinitil ko na ang pag-asa niyang magtagumpay. That's how I kill a win. Natin! Yo, babalian niya daw ako ng leeg. Ganon siya mag-welcome. Pwesto, sa init ng bara ko, maluluto ka ng sakto. Ganon ako mag-well done. Sigaw ng sigaw, akala mo talagang siga itong C-pistol. Eh balita ko, takot ka nga daw sa E-pistol. At huwag kang magpanggap na big time. Alam naming hindi makapal yung bulsa mo. Kasi wala kang money, pistol. At yung bulsa mo at utak mo, pareho lang. Parehong money, pistol. Kasi puro ka ano sa dito, walang kwenta yung mga laban mo dito sa flip-top. Alam kong hindi ka nangingidnap, pero nung inantok tong batang to sa mga laban mo, dun ko naranasan yung kidnap. Puro ka kasi choke, stutter at stumble. Di mo ba yun kayang i-build up? Sa taas ka ba lagi natutulog? Kasi puro ka sleep ups. Kakakain mo yan hayop kay, lalo na nung laban niya kay Mel Kreis. Round 1 pa lang, nag-stack na yung mga bara niya. Siguro ganun talaga yung pistol kapag kinakalawang na. At speaking of buwan, sa kagustuhan niyang mapasa kanya ang buwan, nagkaroon ka na ng respiratory disease, gunggung ka. Inangkin niya kasi yung full moon natin, kaya naging full moon niya. Sobrang payat mo, yung ubo mo dumudugo na. Kaya konting ubo na lang, tegi ka na.
Pukuda, dati electric pan lang, puta. Ngayon may TV ka na. Pero malapit ka nang mamatay. Dahil nasaksihan ko na tong laban na to. Bago pa i-upload ni Enigma. Pero hindi to deja vu dahil nasilayan ko ang kamatayan mo sa papel na sinulatan ko. Ito ay pay-per-view. Tambay ka daw kung saan may shabu. Kaya pala nung laban mo kay Asher, 22 minutes yung bid na hindi ka pumikit. Yung matam... 22 minutes yung bid ni hindi ka pumikit. Yung mata mo mulat na mulat. Ikaw dapat manungkulan dun sa gobyerno. Kasi wala kang kakurap-kurap. Pero di ba wala ng droga sa Davao? Kaya nung, o kung tagasan ka man, kaya nung sinabi mo kay Sixth Street, napakisabi na lang kay Tipsy na nahanap ko na tong wala. Alam kong malungkot ka sa yung sermon. Kasi nga addict ka. Ang hinahanap mo, eh kung sino yung meron. Gusto mo ng dope, abad, doon ka magtanong kay J. Chris o Glock kasi alam ko sila yung norem. Pero kung ang mga sinulat mo gamit ang iyong ballpen ay pandidis sa pagiging rebelde ko, paputol mo na lang yung mga daliri mo. Pag ginawa mo yan, pinatunayan mo lang na wala ka pang pinaglaban para sa sarili mo. Yeah. Sabi nila, humarap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Pero sa sobrang mong pangit, gusto kitang ilibing ng buhay. Kasi yung mukha mo butas-butas. Ano ba yan? Nilanggam? O baka naman napagkamalan yung manika ng nanay mong mangkukulam. At pumunta tayo dyan sa mata mong hindi ko maintindihan. Minsan malaki, minsan maliit. Siguro yung bato at damo ay iyong pinaghahalo. Kaya pagbagong hit-hit si Gago, mukha siyang singkit na kuwago. At diretsa, at kung usapang sex life lang, imposible ka sa aking manalo. Yung huling naka one night stand ko, buong gabi kong pinatayo at binira sa kama at banyo. Yung huling naka one night stand dito, isang buong gabi siyang pinatayo sa labas ng kwarto. At magderetsahan na tayo. Pareho lang tayong hindi sikat at kilala ng karamihan. Pero hindi ba't masakit pakinggan na Fukuda yung iyong brand pero wala ka namang fans? Kung meron man, siguro dalawa lang. Kung meron man, siguro dalawa lang. Pero tatanggalan na kita ng movement. Wala na silang aabangan. Tutal kasing slim mo si Shady. Dapat lang nabigyan kita ng stand. Kasi bukod sa battle, wala ka naman talagang ginagawang hakbang. Kaya ikaw nga tong yung mga intro, puro instrumental lang. Kasi bobo ka na pag pinagsama yung music at poetry. Ni wala kang malabas na kanta sa CDO. Kasi sobrang bobo mong MC. Kaya kahit pabaliktad pa namin kay Mot yung CDO, malabo ka ng magka-album sa Odyssey. Malabo ka nang magkaroon ng album sa Odyssey. At anong South Dogs Ulul? Hindi ka mukhang aso. Mas mukha kang asshole. Alam mo yung asshole? Parang kulay ng damit. May kulay pola, may kulay ete, may kulay asshole. Diba? Yo. May malayong pagkakaiba ang ginagawa nating mga bara. Yung sa akin puno ng aksyon, yung sa'yo cheesy at pangmasa. Kaya kung parehong Salvador ang apelido namin sa mapa, siguradong lamon ng dahan-dahan kay Philip itong napakakesong maha. At base sa iyong plaka, nalaman kong isa kang putang makata. Ang gayahin ng pangalan at imahin ng Lil Jan sa ibang bansa, yun ang kanyang naging panata. Di ba parang Yaki Rebels ka? Pero parang may mali yata. Kasi paano ka naging rebelde kung buong pagkatao mo'y pinasakop mo sa isang banyaga? Kaya bayaw, ako yung rebeldeng pinagpala. May angking galing at husay. At ikaw yung pinagpala ng sarili mong hukay. Dahil ang batang to may mad skills. Habang itong si bayaw, wak! Kaya parang yung inilaban kay Godzil, laang isang bayaw, wak! Check, y'all can hear me? Yeah. I said... Patawarin sana ako ng Diyos sa mga nagawa at gagawin ko. Nung huling kataga, pumatay ako ng anghel. At ngayon, isusunod ko si Kristo. Kasi kahit puspusan ka sa pagpapakadiyos-diyosan, hindi ako sasamba sa'yo. Hindi ako nanggaling sa Mongol unit, kaya wala akong sinasanto. Kasi dapat daw natin siyang tingalain kasi siya tong may Kristo sa pangalan. Bakit? Kaya mo bang lumakad sa tubig? O kaya mo bang patayuin si Righteous One? Hindi naman, di ba?
Kaya huwag kang mag-ilusyon. Dahil ang totoo, ikaw si Judas na nangahas kumalaban sa Panginoon dahil sa salapi at kapangyarihan na pwedeng ibigay ng isa buhay, masyado kang naging gutom. Kaya nagalit ang Panginoon at pinadala niya ang tunay na Christ nung Semis para iparana sa iyo ang paghuhukom. Pero isa ako sa naniwala na pwede kang maging kampyon. Kaso naging mayabang, kampante, nawala sa balanse dahil sa pagiging agresibo. Kung si Drake may 0 to 100, ikaw may 100 to 0. Kaya isipin mo ito, iho. Anong laban mo sa 100,000? Eh nung 2x2 pa lang, natalo ka na dahil lang sa halagang piso. Galit sa'yo si Jose Rizal. Kasi yung verse mo puro English just to take it higher. Ako, konting English lang kasi pag mahaba di ko kaya. Pero pag nag-English pa ni si Pat Stay DNA at Disaster. Gusto niyo yung sample? Yeah. Wag na kasi baka magalit lang din si Jose Rizal sa akin. Yo, check! Yo, can you hear me? Yo. Yeah. We good? Enigma. Who's this nigga? Niga, hindi ka dapat nagsasalita ng niga. Kasi ang tunay na niga, at pag alam niyang hindi siya niga, hindi niya sinasabi yung niga. Di ba? Labo, pare, game. Yo! Alam niyo ba si Frustrated Homicide, malakas ang dating sa mga gay? Kasi yung mukha niya, parang sex organ yung shape. Frustrated Homicide, hindi bagay yung pangalan mo sa hilat siya ng iyong face. Alam kong badang manghusga ng kapwa pero mukha kang manghahawak ng kamay. Kaya dapat pangalan mo, Attempted Rape. At ako, ang rason kung bakit nagkaroon ng ultimate throwback sa telebisyon natin. Dahil nung nagpaulan ako ng meteor shower na diligan at muling nabuhay ang meteor garden. Pero walang nakakatawa. Dahil yun ay propesiya ng iyong pagkabigo. Kaya kahit misuhol ka man sa hurado, di ka pa rin mananalo sa akin. Daming sagat ang aabutin mo matapos kitang bugbugin at lapastanganin. Puputok ko sa bunganga mo ang aking shimen na kahit wasil... Puputok ko sa bunganga mo ang aking shimen na kahit wasilay ay may natural na anghang na magbibigay almurana sa iyong bibig. Oo, F for reference, gagamitin ko ang red card na pansakal sa iyong leeg hanggang sa malagutan ka ng hininga sabay kanta ng Oh Baby Baby, You'll Be Dead! At yan ang patunay na ang estilo ko'y deadly. Plus meron akong dope bars. While your style sucks so much, mas mahusay pa yung magbigay ng blowjob sa mga veteranong porn stars. At yung jokes mong sobrang corny, ilalaban mo sa bara kung pandikdi ka na parang pestle and mortar, pwes didikdikin ko ng pinong-pino yung kakornihan mo hanggang sa maging corn starch. Nagsuot pa ng pula, mukha tuloy sports car. Dinidis mo pa si Skastakli, tang ina Chris. Dami mong alam. Dami mong alam. Sa sobrang tindi ng punches mo, you can break a fist. Tangina, dami mong alam. Kaya mong mapamulat pati atheist? Puta, dami mong alam. Ikaw ang sumulat ng ancient scripts? Puta, dami mong alam. Pero kung napamulat mo pati atheist ako, kaya kong pakurapin si Aklashe at Bogchik. Huwag kang tumawa kasi this is a slit to your throat, Chris. Dahil kalaban mo'y bihasang swordsman. At ang sandata ko'y si Harlem Swordfish. Mabigat. Isang mabigat na pasanin para sa'yo ang landas nating nag-cruise. Kaya sigurado ang pagkasawi mo. Dahil pagkahugot ko ng swordfish, shing 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 sa iyong likod. Ito'y pinitensya ng nagpapanggap na Kristo. Batang rebelde, tahimik low. Yo. Magsimula tayo sa mababaw na pambabara. Ang pangit mo, tol, mukha kang paa. Pero macho yung wangkata at yung kutis niya maganda. Kamukhang kamukha mo si Machete. Nung kahoy pa lang siya! Pero yun ay mga lumang linya ko na hindi ko naibuga nung barako-barako na sobrang applicable lang sa pagmumukha mo at sa estilo mong hindi marunong sumabay sa pagbabago. Isang malaking karangalan para sa akin ng lumaban kay Zaito, ang intelihenteng hunyangong nagmula sa mundo ng kadiliman na madalas iwan ng kanyang kaibigan at pandirihan ng mga kababaihan dahil sa katangian niyang hindi pang karaniwan. Isinilang ka kasi sa mundo na dala ang sumpa ng kapangitan, kaya sa tuwing kaarawan mo nagdidilim ang kalangitan. Kawa-awang nila lang. Mas kadiri ka pa sa taong grasang sinumpa, kinulam at nausog. Yung balat mo kasi tinutubuan ng kabute sa tuwing nakakarinig ka ng kulog.
At kaya ka naging kulay tutong kasi tuwing tanghaling tapat sa bubong ka ng bahay nyo, madalas magtulog. Hindi ka na dapat sumasalang sa sunugan kasi matagal ka ng sunog. At ayaw ko sanang sabihin to, pero sa sobrang addict mo, buddy, yung blood type mo, rugby. Sobrang addict mo, tol, yung mata mo ayaw nang kumurap. Pwede ka nang isali sa Guinness para sa record na ang taong hindi marunong kumurap. Kasi si Aklas kahit tulog para siyang isda, hindi siya kumukurap. Kaya sana naging gobyerno na lang yung mata mo para din na sila pakurap-kurap. Ganyan ang pagiging rebelde ko, may kahalong pag-aaklas. At kaya naging batang rebelde ang aking alias, yun ay dahil gusto kong mapalaya sa mga buwaya at ahas. Produkto ka lang ng kilos kut hakbang, kaya kung ako sa'yo, wag ka masyadong maangas. Dahil tandaan mo, kung wala kaming mga rebelde, walang mag-aaklas. Pero bakit nga ba sobrang itim niya? Siguro nung bata pa siya, pinangarap niya maging hari ng mga pirata. Kaya pati si Monkey Dalupi na nakakain ng sinumpang prutas ng goma-goma, binalak mong talunin. Kaya kumain ka din ng sinumpang prutas at sa kasamaang palad ng nanguya mo ay sinumpang prutas ng uling-uling. Kaya itsura mo palang hindi na pwedeng pagkatiwalaan. Kasi mukha kang manggagancho na sa araw ay nababad masyado. Lagi kang nag-aabang sa sulok at may hawak na patalim dahil ikaw ang taong grasa na si Lando. Pero seryoso sa pagiging tapat, hinahangaan kita. Dahil sa kabila ng masalimuot na istorya ng buhay mo, nakuha mo pa rin mag-rap na siyang hinahangaan ng lahat. May kanta kang sa gitna ng bukirin ng pamagat. Kasi doon ka pinanganak. Bumabagyo pa noon sa ito, pero ligtas kang nailuwal ng nanay mo. Ang kaso nalilito siya. Hindi niya alam kung anong dapat piliin sa dalawang pangit na bagay na kanyang natatanaw. Nung nalaglag ka kasi sa putek mula sa sinapupunan ng ina mo, natabi ka sa tae ng kalabaw. Kaya personal kong tatapusin tong round na to. At wala akong pakialam magustuhan nyo man o hindi. Kaya hindi mo kilala ang tunay na magulang mo kasi iniwan ka ng nanay mo sa gitna ng bukirin at mas pinili niya na yung tae ng kalabaw ang iuwi. At anong sabi mo nun? Ikaw si FROCDOGG? Bruce Dog! Palibasa mukha siyang aso. At yung breed niya talagang naiba sa marami. Siya lang po yung nag-iisang Nigerian. Nigerian Husky. Pero kung kumasta, kala mo talagang papatay na gangster. Hindi naman makapunta sa venue pag di hinahatid ng tatay niyang bouncer. Marami na daw siyang na-murder na MC. Tangina, besi, sure ka? Eh, nakakapag-murder ka lang naman kapag nagpe-pedicure ka. Rock and roll to the world! Woo! Alam ko ang rason kung bakit ginagaya mo si Ryan Remstall. Kasi yun ay refleksyon nung high school ka pa na addict at nagbubulakbol. College pala, sorry. Na college ka pa na addict at nagbubulakbol. Kasi siya si Ryan Rems na hanggang rack lang. Oo, walang enroll. Kasi yung pang-tuition niya, inuubos sa rack. Kaya yun, walang pang-enroll. And tol, nagkamali ka ng makatang in small. Mukha lang akong hindi papalag dahil sa sobra kong amo. Pero kaya kong butasin at ratratin niyang katawan mo gamit ang mga sobra kong amo dati para akong asong hindi marunong tumahol dahil sa sobra kong amo. Pero ngayon, magmumukha tong trabahador dahil sa sobra kong amo! Oo, ako'y boss. Katumbas ko'y Tito Vic and Joey. Slapstick ka lang parang si Richie the Horsey sa aking bawat paloma. Raranasan mong masibak parang eksena sa pelikula ni Pepsi. Tito Vickens, Joey, Richie the Horsey, Paloma, Pepsi, nakuha ba ng buong classroom na malagi mang sasapitin ito parang eksena sa pelikantang eskular? Utang, hindi nga natapos yung punchline eh. Yo! Ah, shit! Pinakyo kasi ako eh. Basahin na, tapos. Kaya ang daming paraan para mamatay. Pero batang napili mo ay si Batang Rebelde. Dito sa gubat, bias ang mga ngaso, si Batang Rebelde, kaya butas ang dibdib nito. Dahil naka si Batang Rebelde, ito'y hit and run, pagkatapos tamaan, sabay si Batang Rebelde. Westside, baby! Time!